Magandang umaga muli sa bawat isa. Good morning, Boker Tog. Tayo ngayon ay patuloy na mag-aaral ng kanyang salita sa ating series po sa Book of Ephesians. Nandito na tayo sa chapter 4. At ating pong pag-uusapan ngayon ay more on the some sort of a practical ways sa ating spiritual life, sa ating Christian life. Kasi pinag-aralan po natin sa Ephesians chapter 1 to chapter 3 ang mga principles on how we are saved. Yan ang ating diniscuss, no? So sa umaga po ito ay babalikan po natin ang mga ibang portion doon bilang background po dito sa ating pag-usapan ngayon. Pero we will tackle more on the walking our calling and using our spiritual gifts appropriately, no? So walk your calling and use your spiritual gifts appropriately. Yun po ang ating topic sa umagang ito. So, ngayon po, yung ating church po ay nandun po sa... meron tayong fellowship doon sa church, sa habol tayo doon, para makapag-fellowship din po tayo sa iba. Kasi once a month lang po tayo nag-fellowship as of this time. So, mga kapatid, buksan niyo po ang inyong mga Bible sa Ephesians chapter 4. Babasahin po natin ang 1 to 16 at bibigyan natin ng pansin yung how we can walk in unity with our calling at yung ating paggamit ng ating mga spiritual gifts. Okay. Okay. Let us start. Magandang umaga muli sa bawat isa, Boker Tog. Tayo muli ay nagpapasalamat sa Panginoon sa umagang ito. Binigyan tayo ng good health at the same time yung panahon din na makarinig ng kanyang mga salita. So, ang kaparaanan po ng Panginoon ay ipapahayag po niya ang kanyang salita sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. At ang other ways ay ito din po ay pamagitan ng isang mensahe katulad nito na isang sermon po sa umaga nito. So, buksan niyo po ang inyong mga Bible sa Ephesians chapter 4. Basahin natin ang 1 to 16. The title of this message is Walk Your Calling and Use Your Spiritual Gifts Appropriately. Walk Your Calling and Use Your Spiritual Gifts Appropriately. Ephesians chapter 4 verse 1 to 16. I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you were called, with all lawlessness and gentleness and long-suffering, bearing with one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all and in you all. Verse 7. But to each one of us, grace was given according to the measure of Christ's gift. Therefore, he says, when he ascended on high, he led captivity captive and gave gifts to men. Now this, he ascended. What does it mean? But that he also first descended into the lower parts of the earth. He who has descended is also the one who ascended far above all the heavens, that he might fill all things. Verse 11. And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers, for the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ, till all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ, that we should no longer be children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine, by the trickery of men, in the cunning craftiness of deceitful plotting, but speaking the truth in love, may grow up in all things in him who is the head, Christ, from whom all
from whom the whole body joined and knit together by that every joint supplies, according to the effective working by which every part does its share, causes growth of the body for the edifying of itself in love. Salamat muli sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Tayo manalangin. Panginoong Diyos na aming Ama, muli kami nagpupuri at nagpapasalamat, Lord, na kami, Lord, ay binigyan mo ng pagkakataon na makarinig ng masalita sa pamagitan ng pagbabasa ng Biblia o sa pagpakinig ng mensahe ito. Gamitin mo po ako, Lord, upang maipahayag po, Lord, ang iyong mensahe sa umaga ito. Bigyan mo ako ng talino or wisdom, spiritual wisdom, upang maintindihan po namin ang mga bagay na ito at mapapaliwanag po namin ang mga bagay na ito. Sa amin na makikinig, buksan mo rin po, Lord, ang aming puso't isipan upang maintindihan namin, Lord, ang iyong mensahe sa umagang ito. Salamat muli, Lord, sa lahat ng biyaya na binigay mo sa amin. Salamat din po sa pagkakataon na ito. Tuloy ang dalagin, in Jesus' name, Amen. So, muli tayo nagpapasalamat sa Panginoon kasi nabasa po natin ang sa parte ng book of the epistle of Paul to the Ephesians. Actually, nandun tayo sa ating series kasi doon sa chapter 1 to 3, pinapakita po natin kung paano po ang plano ng kaligtasan ng Panginoon sa ating mga buhay. Specifically doon sa natakal talaga yung spiritual side or the eternal side. At the same time, pinapakita din kung paano po nagiging born again yung isang tao na parang blueprint or parang guide ng isang tao na simula sa kanyang panganakan na siya po ay dead on trespasses and sins. Hindi siya kapag parang makakapag-communicate effectively the Spirit through God. Patay siya sa kanyang kasalanan at namumuhay sa ayon sa course of this world and under siya the prince of the world. At kung walang mangyayari sa kanya, siya po ay mapapahamak kasi he is by nature sinner or sabi nga, dead of our sins and trespasses. At in-emphasize doon yung wrath of God na ang God talaga ay mayroon siyang galit, yung matinding galit sa mga makasalanan. At kung ang makasalanan na yan ay hindi magbabago o hindi nabago sa kanyang buhay, siya ay mapapahamak. But pinakita din doon na with the grace of God, tayo ay niligtas. Kaya nga sabi, God demonstrates His love in this, while we were still sinners, Christ died for us. No? By grace, we have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, so that nobody could boast. But meron din sinabi doon that we become the God's workmanship created in Christ Jesus for good works which God prepared beforehand that we should walk in them. Yun ang parang pinaka-blueprint ng isang tao ay makasalanan, mapapahamak siya, yun ang kanyang natural tendency, hindi niya maunawaan kasi the natural mind cannot understand the spiritual things because they are discerned, no? Spiritually discerned, no? Dapat sa awa ng Panginoon siya maligtas. At yun nga, iligtas siya sa pamagitan ng grasya ng Panginoon. And the effect of that is he will do good works which God prepared beforehand that we should walk in them. Doon sa chapter 3, binigyan po doon ang parang isang mystery na ang mga Gentiles po, tayong mga Gentiles na hindi kalahi ng mga Hudyo, ay tayo din ay kasama doon sa mga magmanahin o yung co-heirs of Jesus Christ, no? At on the same body. Yun ang pinaka-mystery doon na tayo mga Gentiles dahil sa isang Galatians 3:16 na and the promise was to Abraham and to his seed, not plural but singular, means Jesus Christ, and we can only connect or we can only inherit the inheritance na pinoclaim doon sa mga Jews by believing on the Lord Jesus Christ. So the main point talaga is Jesus Christ talaga. Kaya hindi natin na parang inaalis doon si Jesus Christ kasi siya yung pinaka rallying point or the center point sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Ngayon dito ay pinapakita din dito na sa ang usually ang mga pagsusulat ni Pablo
sa kanyang mga epistles, sa mga first chapters ay pinapakita yung mga principles, yung mga doctrines, something like that. And on the last part, hindi makita kung paano natin practically gagawin yun. So dito sa chapter 4, nagsisimula na po na sabi ni Paul dito na paano kayo mamumuhay? Sabi nga, I therefore, sa verse 1, I therefore, the prisoners of the Lord, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling which you were called. Siya ay parang humingi, nagmamakaawa, beseech you to walk worthy of the calling. So each and every one of us has a calling, no? Mayroon tayong calling ng Panginoon na tayo ay tinawag upang maging kasama doon sa isang church. Sa isang church, ang ibig sabihin ng church, hindi ito exclusive sa isang pangalan ng isang church, kundi this is a called out ones na mga tinawag ng Panginoon and those who believe on the Lord Jesus Christ. Ang exclusivity po dito ay doon kay Jesus Christ, not on the name ng mga pangalan ng mga churches dito sa mundo. Ang exclusivity po doon ay si Jesus Christ. Those who believe on the Lord Jesus Christ, those who are called out, kaya worthy of your calling. If you are a member of the church, if you believe on the Lord Jesus Christ and trust in Him, you are now called out. Ikaw ay pinakita nga doon sa Ephesians 2 na parang ikaw ay dating makasalanan, ngunit ikaw ay binigyan ng kaliwanagan at ikaw ay nagsisi sa inyong makasalanan at ikaw ngayon ay member na ng church. Regardless kung anong age mo, ikaw man ay bata na mayroon ng pagkakaunawa, you have to have your decision to believe on the Lord Jesus Christ. So, yun ang isang mystery din doon na parang, akala ko ba sovereignty of God? Akala ko ba ang Diyos ang nasusunod? Yes, but we have a responsibility. We have a human responsibility. And we should be comfortable with the two sides of the Bible. Hindi tayo filosofo na parang, akala ko ba ang Diyos ang masusunod at ililigtas niya ka? Ako sa kanyang grasya or by grace you have been saved through faith. Yes, but mayroon tayong responsibility to walk on our calling. Kaya nga dito sinabi ni Paul dito, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling in which you were called. How can we walk our calling? Number one, with all lawlessness, L-O-W, lawlessness, ibig sabihin, mababa. With all lawlessness and gentleness, with long suffering, yan, dapat meron tayong isang fruit doon ng of the spirit, long suffering, bearing with one another in love. So, dapat tayo ay meron tayong pakikipagsasamahan sa bawat isa in the church with love, no? With love, kasi itong love na to, ito yung parang oil na nagbibigay sa atin ng lubricant para kung magkikiskisan tayo. Although we are regenerated people, we are called out people, nandun pa rin yung influence of the flesh na minsan lumalabas sa mga Kristiyano na minsan hindi maiintindihan. Kaya ang ano ni Paul dito ay love talaga, because that is the oil of our camaraderie or yung ating pagsasaba. Endeavoring parang pagtsatsagaan or something. Pagsisikapan. Endeavoring to keep the unity of the spirit in the bond of peace. So, dapat unity tayo in the spirit, no? Which is the Holy Spirit, the bond of peace. Yung parang iyon ang nagtatali sa atin, yung peace na yan. Ngayon dito mayroon parang pinaka doctrinal talaga dito sa verse 4. There is one body and one spirit, just as you were called in one hope of your calling. So, mag-away-away man tayo sa buong mundo, ang sinasabi ng Bible, there is only one body and one spirit. There is only one church. This may not be politically correct, but there is only one body and one spirit, and that spirit is the Holy Spirit. And yun ang naniniwala kay Jesus Christ, because Jesus Christ is a true God. Siya yung parang talagang God talaga na nag-incarnate to save us from ourselves, no? So, one body as one spirit, just as you were called in one hope of your calling, one Lord,
One faith, isa lang dapat ang pananampalataya. One baptism, isa lang ang baptism na doon tayo talaga ay symbolically or spiritually na doon tayo po ay naniwala kay Jesus Christ, na libing na tayo kasama kay Jesus Christ. And our baptism in the water is just a manifestation na talagang isa yan sa kaparaanan na tayong ay binigyan ng pagkakataon na sumunod and to this demonstrate to the world, not only to the physical world but to the spiritual world, that we are in the kingdom of God. So one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all and in you all. So sabi dito, loaded ito, there is one body and one spirit, just as you were called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all and in you all. So we must be very careful in this one. Kasi in the eschatologically speaking, in the last days, ito po ay parang gagayahin ng Antichrist na i-create niya itong one baptism, one God, one, parang i-simulate niya ito. Kung mahinay na ang ating pananampalataya, ay akala natin yung Antichrist na yan o yung tao na yan, ay yun talaga ang mag-unite sa atin regardless kung anong religion. But ang pinapakita dito, this is more on the spiritual na those only who believe on the Lord Jesus Christ. Dapat malinaw sa atin ito kasi in the last part of the madideceive yung mga tao talaga na magsasawa ng mga tao sa kahirapan, magsasawa ng mga tao sa kaguluhan at mayroong dadating na isang tao at siya yung kanyang sabihin niya, oh, magkay problema kayo sa economy, one economy, one world, one church, one religion. So, dapat ma-distinguish natin ito. So, paano natin ma-distinguish ito? Dito sa 7, bibigyan ng gift ang church, no? Sabi dito, but to each one of us, grace was given according to the measures of Christ's gift. So, lahat tayo ay mga tinawag, bibigyan tayo ng gift ng Christ. Hindi nga lang minsan nagmamanifest sa atin pa ito kasi hindi pa time na lumalabas, pero lahat tayo ay may gifts, no? Sabi niya dito, therefore he says, when he ascended on high, he led captivity captive and gave gifts to men. So, when Jesus Christ ascended on high, he led captivity captive and gave gifts to men. Ano bang ibig sabihin nito? Kasi ang ibig sabihin nito, nung umakyat na si Jesus Christ, di ba, umakyat, ascension of Jesus Christ to his throne, doon sa right hand of God, or the right side of God, siya ay nanalo na sa kanyang mga kalaban. Oh, hindi naman kalaban talaga yun, kasi mission yun, although panalo na talaga siya doon. Ngayon, binibigyan niya ng mga gifts, yung mga naiiwan dito. Alam po natin yung naniniwala tayo the gospel that the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. But we also believe that Jesus Christ ascended, umakyat doon sa langit. Yung kanyang pag-ascend doon, iniiwan niya yung mga gifts sa mga tao. Kasi ang parang pinakaano dito ay mayroon dito sa Psalms, saka sa Judges na kasi sa kapanahon na nila, pag nanalo yung mga king, yung isang king ay pumunta sa giyera, sa kanilang kapanahonan yan ay nananalo, kung mananalo yung king, mayroong mga booty or spoils, no? Mga booty, booty or spoils. Ang ibig sabihin ng booty or spoils, yung mga nakukuha nila sa mga kalaban. Marami silang nakukuha doon. In fact, makakuha sila ng mga gold, mga ships, mga cattle. Kaya nga, dapat nilang i-preserve yun. Kaya nga, si Saul nung sabi ng God na patayin lahat, parang nasa isip niya, kailangan niyang kunin yung mga magagandang hayop kasi isa-sacrifice niya. Doon nagkakamali si Saul. Pero kasi nasanay siguro si Saul na yung mga booties or mga spoils doon sa mga kalaban ay kukunin nila yon. At pag sila ay pumasok na sa kanilang kingdom ngayon, pero mali si Saul doon, ha? By the way, mali si Saul doon kasi ang instruction ng God doon, patayin lahat. Walang maiiwan, no? Pero sa karaniwan na kanilang mga kalaban, pag nanalo sila doon sa giyera, kukunin nila yung mga
git mga ano doon, mga butis doon, no? Yung mga so habang pumapasok ngayon yung mga tropa doon sa kunyari sa Roma nga eh, i-announce pa nila yon. Hindi sila kaagad papasok doon sa Rome. Kailangan i-announce pa nila yon. Tapos magkakaroon pa ng welcome party doon sa Roma. Tapos iintay ng mag-go signal na pumasok na kayo. Pag pumasok na sila, yun na yung parang magbibigay na sila ng mga gifts. Magtatapon na sila ng mga gifts doon sa mga tao na pumapalakbak sa kanila. Triumphant entry sa kanila yon. Kaya dito, sabi ni dito, when he ascended on high, he led captivity captive. Yung mga natalo, yung mga na... Di ba, meron tayong laro doon na parang nataya ka na, di ba? Yung mga natalo nung kalaban, na captured, idadalhin nila yon. Halimbawa, meron silang mga kasama na dati na capture, na liberate nila, papakita nila yon na nililiberate na. Kaya nga, ito, he led captivity captive and gave gifts to men. So habang sila pumapasok nun sa kanilang kingdom, nagtatapon sila ng mga ano, nagtatapon sila ng mga gifts doon sa mga tao. 'Yun ang ibig sabihin nito. Nagtatapon sila ng mga gifts sa tao at napakita nila na we're triumphant. Nandito na yung mga captives na dati na captive ng mga kalaban. Dinidisplay nila 'yan. In fact, yung mga hindi na mga laban, dinidisplay din nila 'yan. Na hindi nila pinapatay, dinidisplay na sa kalang nila papatay later on or saan gagawin nilang mga slaves 'yan, no? So, sabi nito, now, this he ascended, what does it mean? But that he also first descended into the lower parts of the earth. He who descended is also the one who ascended far above all the heavens, that he might fill all things. So, itong verse na to ay marami ding mga, ano to eh, marami ding mga interpretation to. Meron kasing three interpretation nito. Ang una, si Jesus Christ ay bumaba sa lupa. No? Alam po natin sa Philippians 2:5 na si Jesus Christ who being in the form of God did not consider it na parang mas mataas in parang unshack equality with God but made himself lower, no? At namatay nga siya doon. Yun ang ginawa ni Jesus Christ. Yun ang unang interpretation dito na si Jesus Christ doon sa kanyang kingdom bumaba siya sa earth. Tapos nung nagtagumpay na siya, bumalik siya. Yun ang first interpretation. Ang pangalawang interpretation ay bumaba si Jesus Christ dito sa lupa. The same time, bumaba pa siya doon sa hell para talagang kunin yung mga ano talaga, yung mga nakipaglaban pa siya doon. Yun ang pangalawang interpretation. Ang pangatlong interpretation ay si Jesus Christ ay nalibing talaga doon sa yung burial ni Joseph, yung kanyang of Arimathea, Joseph of Arimathea, no? Na parang nalibing siya doon sa libingan talaga at nandoon siya sa tree. Pero ang ano dito ay dapat hindi tayo malito dito kasi si Jesus Christ ay natapos na talaga ang kanyang mission when he said to the in the cross, doon lang talaga the cross talaga na sinabi niya, it is finished. So hindi na niya kailangan makipaglaban pa doon sa ilalim kasi mayroong mga churi na nakipaglaban pa siya doon sa hell, pumunta pa siya doon sa hell para bayaran pa. Hindi po, ang ano po dito ay sabi ni Jesus Christ, kanyang laban natapos doon sa ano, sa cross. Kaya nga sinabi niya, it is finished. At sinabi niya doon sa kasama niyang yung isang murderer, isang thief doon sa cross. Sabi niya, today you will be with me in paradise. Remember me, Lord, when you go to your kingdom. Sabi ni Jesus Christ, today, kama, today you will be with me in paradise. So, dito po ay tapos na yung pakipaglaban ni Jesus Christ. It is finished. So, no need to punta pa siya sa ilalim. Kung pumunta man siya sa ilalim, kukunin lang na yung mga spoils or something. But, ang ating pong pinaniwalaan ay, it is finished. Tapos na in the cross. No? In the cross. So, dito, sabi niya, so, dapat bumaba si Jesus Christ. Kala, it po-fulfill niya yung mission niya. Ang isang mission niya ay dapat matalo niya yung death. Diba? Matalo niya yung death. Ngayon, siyempre, pag ano niya, pag akyat na, bibigay niya yung mga gifts. So, ano mang gifts mo? O, yung wala ka ng death. Kasi, you are now, yung death ay hindi na makakatalo sa'yo.
kasi I will be resurrecting you in the last days. Ngayon, nagbibigay siya ng mga gifts. This chapter of verse 4 ng Ephesians is more on the spiritual gifts ito na parang more on the church, no? Kasi mayroon din sa 1 Corinthians 12 na mayroon din ibang mga gifts dito. Pero bigyan natin ng focus itong gifts na to. Makinig po kayo dito. And he himself, Jesus Christ ito, and he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers for the equipping of the saints for the work of the ministry. So, marami pong ano dito, mayroong iba, fivefold ministry. Ang fivefold ministry is apostles, prophets, evangelists, pastors, magkasiparate yung teachers. Pero meron din po nag-interpret na fourfold lang ito, apostle, prophets, evangelist, yung isang ano na yan ay pastors and teachers. Regardless kung ano yan, hindi na muna natin bigyan ng pansin yan, pero ang sabi dito, give some to be apostles. So, binigyan talaga yan ng apostles, no? And prophets. Marami ding medyo ano dito kasi ang sabi nila, hanggang ngayon, mayroon pa mga apostles at mayroon pa mga prophets. So, pero kung bibasahin natin dito ang Ephesians 1:12, ang sabi dito sa Ephesians 1:12, that the time you were with Adam, dito sa 1:20, sabi, having been built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. So ang issue dito, para lang ma-explain ko talaga tayo, kasi meron pang ibang mga churches na sila'y naniniwala na meron pa silang mga apostles. Kaya nga meron tayong apostolic ministry yung ibang mga churches at meron pa silang mga prophets. Ang ibig sabihin nito ng mga apostles, kung titignan mo sa dictionary, capital A itong apostles, ito yung mga tinawag talaga ni Jesus Christ na 12 na apostles during his time. So, aside from Judas na na-replace ni Matthias, 12 yan sila. But maraming mga verses na sinabing si Paul ay apostol din yan. So there are 12 plus 1 apostles talaga. Pero mayroon ding mga verse na si Barnabas tinatawag na apostle. Pero ang sinatawag, isa ka literal meaning din kasi sa apostle ay sent out. So, but dito ay pinapakita dito na ang apostle talaga dito ay, kung babasahin natin, ay ito yung mga, mayroon mas lang, may mga gifts of the apostle na nagpapagaling talaga sila. Saka yung requirement talaga ng big apostles ay yung mga nakakapagsalamuha talaga kay Jesus Christ. So, some prophets. So, prophets kasi dito ay ito yung mga kinakausap ng God. Kinakausap ng God, pero marami pa rin naniniwala dito na may kinakausap pa rin ang God ngayon, no? So, yun ang parang pinaka-issue dito sa dalawa na to, apostles and prophets. Kasi ang sabi naman ng ang prophets naman ay foretelling at saka foretelling. Ang ibig sabihin ng foretelling, kung ano yung sinasabi ng God, yun ang sasabihin mo. Pero pag foretelling, pwede ka rin prophets na nagbabasa ka ng Biblia at saka i-explain mo. Foretelling yan. But, ang ibig sabihin dito, sabi dito, the apostles and the prophets, so binigyan talaga yan ng God. Nang umakyat siya, iniwan niya yung mga apostol, iniwan din niya yung mga prophets, kasi by that time, hindi pa nare-reveal yung mga isusulat sa Biblia, no, sa New Testament. So we believe that after that, hindi na ito nag-i-exist ngayon, kasi wala na pong mga apostol ngayon. Kasi ang meaning natin ng apostol, ito yung mga talagang tinawag ni Jesus Christ and some prophets. So, kasi merong iba doon na ikaw ay maging apostol, merong nga binabayaran pa nga eh. How many dollars? $600 maging apostol ka. Pero that's another topic. But marami dito some evangelist. Ang evangelist po ay isa dito si Philip, the evangelist, dati siyang deacon na pinili ng church ng Jerusalem. At ngayon ay naging evangelist sila kasi nag-scattered na sila at nandun siya sa Samaria at yun siya yung nag-evangelize doon sa eunuch. Ang ibig sabihin ng evangelist ay from the word evangelio, nagpo-proclaim ka ng good message.
about Jesus Christ. Kaya nga, you means good. Angelion means message. Euangelion. Kaya nga, kung ikaw ay nag-proclaim ng good message about Jesus Christ, you're an evangelist. So, I think all of us can be an evangelist regardless kung sino yung ating audience. Ang audience mo ay kapatid mo na babae na mababata sa'yo, kapatid mo na mga bata sa'yo, you're an evangelist. No? Kasi, ikikwento mo yung the life and death of Jesus Christ and how we are being saved. And some pastors, isang beses lang isinulat itong pastor sa Bible, ito yung mga nag-aalaga, no? Pero mayroon naman doon sa 1 Corinthians 12 yung helps, administrator, something like that. And teacher, so ito yung mga nagtuturo. Ano yung purpose? Ano yung purpose? Ang purpose ay dapat kaya nga sinasabi ko, use your gifts appropriately. Kasi dapat malinaw sa iyo kung ano yung purpose mo, kung bakit ka binigyan itong mga gifts na to. Halimbawa, ikaw kay teacher or evangelist, ang isang purpose ay for the equipping of the saints for the work of the ministry. So hindi mo kalimutan na dapat ang trabaho mo bilang isang pastor or teacher or evangelist ay talagang mag-i-equip ka sa mga members of the church for the work of the ministry. Kasi hindi mo naman kaya na ikaw lang mag-isa eh. Kasi ikaw lang ba ang binigyan ng pagkakataon na i-reveal or i-illuminate? Kaya nga hindi ako naniniwala na yung isang church ay mayroon na silang isang leader, doon na sila nakatutok. Na pag na-problema yung leader na yan ay hindi na. Kaya ito ang hindi maintindihan na sinabi, sinong gumawa ng church nyo? Kaya parang ang hirap i-explain na parang ang iba ay parang splinters lang na ito by 18 something or 16, ito yung church na ito yung ginawa. Hindi po. Parang explanation ko dyan is parang visa yan eh, visa card na. Isang visa card, pero maraming mga bangko. So, hindi mo isabi na isang bank lang ang dito, isa lang bank lang ang mag-administer ng visa. At dapat ang pangalan mo lang ay ganito banko, bank of something. Hindi po ganon. Ang Christianity po ay, parang pwede yan sa iba't ibang churches. As long as you adhere to the teachings of the apostles and prophets and cornerstone si Jesus Christ. Kaya nga sabi dito, to the work of the ministry for the edifying of the body of Christ. No? Ang edifying para magiging moral and spiritually correct, the body of Christ. Ito ay talagang tumatak sa aking isip ito talaga. Nung una ko pang binasa itong Ephesians, verse 13, makinig po kayo dito. Till we all come to the unity of faith and of the knowledge of the Son of God. So, yun ang parang tumatak talaga sa akin na till we all come to the unity of faith and of the knowledge of the Son of God. Kasi ang tanong ko nga sa sarili ko, sabi dito sa Ephesians 5:26, sabi dito, that He, kasi dito sa 25, husband, love your wives just as Christ also loved the church and gave Himself for her, that He might sanctify and cleanse her with the washing of the water of the word, that He might present her to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such things, but that He should be holy and without blemish. So, in tanong ko sa sarili ko, talaga bang without wrinkle, without spot talaga, having no spot and wrinkle, that He should be holy and blemish and church? Guru, in the last part, talagang ganun talagang gagawin kasi we're now in the process of sanctification. But sabi nga dito, kaya I believe dito na with the washing of water by the word. Kaya nga sabi ko doon sa sabi ni Jesus Christ kay Nicodemus, unless you are born of water and spirit, no, you cannot see the kingdom of God. The water means the word of God na talagang lilinisin at lilinisin tayo sa pamagitan ng word of God. Kaya nga sabi ni Jesus sa kanyang prayer sa 17:17 ng John, sanctify them by your truth. Your word is truth. So, how can we be sanctified? We can only be sanctified by the truth, and the word of God is truth. No? And the word of God is truth. So, dito po ay sinasabi dito, till we all come to the unity of faith
Ano ba yung unity of faith? Nang parang magkakaisa yung ating pananampalataya, hindi tayo sabog sa ating pananampalataya. Ang ating pananampalataya ay nakatuon o nakatutok lamang kay Jesus. Fix your eyes on Jesus, the author and perfecter of your faith. Nang tayo naniniwala na our salvation is by grace through faith, and that not of ourselves, it is the gift of God, not by works, so that nobody could boast. And our faith that if we have this regeneration, we will be working and walking in good works which God prepared beforehand that we should walk in them. Kaya nga doon sa Philippians 1:12, work out your salvation with fear and trembling, because it is God who works in you. Sabi dito sa ano, therefore my beloved, Philippians 2:12, therefore my beloved, as you have also always obeyed, not in my presence only, but now much more in my absence. Sabi ni Paul dito, work out your salvation with fear and trembling, no? Sabi niya, palabasin mo ang salvation na nasa iyo na. Ito ay ginagamit din sa atin na by ang salvation din natin ay by works daw, kasi sinasabi daw work out your salvation. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, kung first time niyo nang narinig ito, sabi dito, work out your salvation with fear and trembling. Pero basahin natin ang 13. For it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure. So ang pinaka-initial pa rin, it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure. Kompleto na tayo, ang ating salvation ay binigay na yan, katulad ng 2 Peter 1:3, something na kompleto na tayo. Kaya nga, i-work out, palabasin natin ang ating salvation. Hindi ito, ako ay magtatrabaho because I will be saved. It is already there, given by God. Kaya nga, for by grace you have been saved through faith. Work out your salvation with fear and trembling, for it is God who works in you to both to will and to do good. Both to will. Nininaw yan na nandun na yan, palabasin mo lang. So, hindi ibig sabihin nagpapalabas mo eh. Ayan, ipapakita mo lang sa mga realms or spiritual things, spiritual beings, ang physical being na talagang ikaw ay naligtas. Kaya nga, makikita sa atin mga buhay kung paano tayo mamuhay. So, dito, dapat bibigyan natin ang dito sa mga susunod natin na mga sermon. Unity of faith and the knowledge of the Son of God. The knowledge of the Son of God, dapat yun ang pangarap talaga, yun talagang pangarap ko na pare-pareho ang ating pagkakaalam kay Jesus Christ, the knowledge of the Son of God. Kaya nga sabi ko, the unsearchable riches of Christ, riches of Christ yan, pero paano natin makikilala si God? Paano natin makikilala si Jesus Christ? Si Jesus Christ talaga ang ating salvation because He is true God. He is equal with the God of Father in essence, in coexistence, ibig sabihin sabay-sabay silang nag-exist. In the beginning, nandun na lang tatlo, hindi nauna ang God the Father sa kanila, hindi nauna ang God the Father kay Jesus Christ, kay Son, the Son of God, hindi nauna sa Holy Spirit. Ang ibig sabihin, no, coexistence sila, co-equal, pare-pareho sila, co-essence and co-existence, no? Yan na. So dapat malinaw na malinaw ang ating pagkakaunawa talaga kay Jesus Christ. Kaya nga, hindi tayo magsasawang paulit-ulit sa ating sermon na ipipresent talaga natin si Jesus Christ, kasi marami pang hindi nakakalam kay Jesus Christ. In fact, kung mag-survey ka nga raw, may survey nga daw na akala nila si Jesus Christ ay good man namang. Akala nila si Jesus Christ ay good man namang, hindi nila akala na si Jesus Christ ay God talaga. Even in the evangelical churches na kala nila good man, kasi hindi nga, sabi ko nga, use your gifts appropriately. Ang purpose ng mga pastors, teachers, evangelists, ipapakita na si Jesus Christ talaga ay God, fully God or true God at the same time true man. Hindi din tayo magsasawang ipaliwanag na si Jesus Christ ay true man. Ako nga ay nagtataka na parang malinaw naman na si Jesus Christ ay true man. Pero marami pa rin na nag-iip na si Jesus Christ ay spirit lamang.
In all points, Jesus was tempted. Parang in all points. Ang ibig sabihin ng all points sa Hebrews 4:2-13, si Jesus Christ ay dumaan ng lahat ng mga stages ng tao. In all points, ang ibig sabihin ng all points, so that he can sympathize with us. He's a true man. Kaya nga dapat maging comfortable din tayo na paano yan? Hypostatic union. Jesus Christ is true God. Yes, he has all the attributes of God. And all the attributes of man was added to him. Hindi po nagbawas si Jesus Christ. Hindi po siya nagbawas. Nag-add na siya ng attributes ng God. He's a true God and true man. Dapat malinaw na malinaw sa atin yan. Pangalawa, dapat maintindihan natin yung work of Jesus Christ, the obedience of Jesus Christ. That he obeyed, ang theological statement nga dyan, ay mayroong active and passive obedience. Ang active obedience, siya ay simula sa kanyang kabata hanggang sa kanyang kamatayan dito doon sa krus. Siya ay sumunod sa lahat ng batas. Sinless siya. At the same time, dapat maintindihan natin na he is the sacrificial lamb, at we will understand that he is the substitutionary atonement. Siya yung inatone, siya yung ginamit for our atonement. Kasi siya din ang nagkuha sa ating makasalanan. For God made him who knew no sin to be sin for us so that we might become the righteousness of God in him. 2 Corinthians 5:21. For God made Jesus Christ who knew no sin to be sin for us so that we might become the righteousness of God in him. Dapat malinaw na malinaw sa atin itong the perfect of the knowledge of the Son of God. And I believe na parang ma-achieve ito ng by miraculous thing or the providence of God, na faithful tayo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Although marami din mga pastor na nag-encourage sila motivational speaker on how to be a Christian, okay lang din yan, but babalik din sila doon sa paano nila i-explain ng ating salvation ay through Jesus Christ. At sabi nga dito, for the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come to the unity of faith. Paano tayo magka-come of the unity of faith kung hindi natin i-explain kung ano yung faith natin? Of the knowledge of the Son of God. Dapat explainin natin palagi yung Son of God, Jesus Christ. To a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ, that we should no longer be children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine, by the trickery of mind in the cunning craftiness of deceitful plotting. No? Ito, kasi ang mga churches po ngayon, o tayo din po, ay toss back and fro with every doctrine. Marami pong doctrine. Actually ngayon, pag tinignan mo sa internet, malilito ka kung anong tamang doctrine talaga. Kasi sabi ko nga na dati, kailangan, bago ka makapagpalabas publish, kailangan mo magpaalam doon sa publisher mo. Hindi mo rin pwedeng i-publish yan kasi parang ano yan eh, parang plan, ano ba tawag doon, hindi mo pwedeng i-publish kasi dapat ang book lamang, bibilhin mo dapat ang books. So, mahirap po mag-publish ng mga teachings nung kapanahon na yon sa mga 15 years ago. Pero ngayon, sa internet, makakakita ka ng every kind of doctrine. Kaya nga sabi doon, kaya nga dapat, that we should no longer be children, mga bata na wala talagang alam sa doktrina, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the trickery of men. No? Talaga naman trickery of men and the cunning craftiness of the deceitful plotting, but speaking in truth and love, may grow up in all things into him who is the head. Jesus Christ is our head, Christ, from whom all the body joined and knit together, that every joint supplies according to the effective working by which every part does its share, knowing growth of the body for the edifying of church. Tayo mga kapatid, parang illustration ng mga bato, mayroon foundation, cornerstone, Jesus Christ, and the foundation of the apostles and prophets. Dapat ang mga bato ay nakahilirang ayos. Dapat naka-fit tayo doon. Join together para tayong isang body na nag-walk, yung ating mga ligaments ay nagsisynchronize. Nagsisynchronize siya na maging effective tayo sa pagbabahagi. Bilang pagtatapos po sa aming sayang ito, dito po ay tinuturoan ng we should walk our calling. Lahat tayo ay may calling tayo. Hindi lang natin na-realize, may calling tayo. Dapat mababa ang ating pag
humble tayo with humility, with love sa ating calling. Kung ikaw ay bata ka man, hindi mo pa nakuha yung calling mo, dapat magnanalangin ka rin na may kasama ka rin sa church na to. At the same time, yung mga binigyan on the time now, kasi alam po natin, ang God ay gumagamit ng mga tao yan. Hindi lang isang tao. We have to be developed plurality of elders. Plurality of elders. Hindi tayo nag-depend naman sa isang tao. Kasi nga, yung isang tao na yan ay kung magkamali yan siya at mapapahamak tayo at we will not focus on the tao. Kasi ang tao ay tao lamang yan. Magkakamali yan. We have to fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. But ang pinaka-mensahe din dito na use your gifts appropriately na dapat for the equipping of the saints. And dapat magkaroon tayo ng ang ating vision ay magkaroon tayo ng unity of faith. Kailangan natin i-explain yung ating pananampalataya at i-explain natin yung ating object of our faith, which is Jesus Christ. Paulit-ulit natin yan kasi yan ang pinaka-importante. Ano ba yung ating pananampalataya? Ano ba yung ating, sino ba yung ating pinanampalatayan? Kaya nga sabi ni Spurgeon doon sa kanyang ano doon na parang, pag nagtuturo daw tayo ng mga tao na hindi pa nakakaalam ng atong faith at ang ating source of faith na si Jesus Christ, para daw tayo nag-i-instruct ng isang batalyon ng army na ganito ang ating strategy, but na-realize natin na yung ating mga armies or mga tao ay walang mga paa. So, kung walang mga paa yung armies mo, maski gaano kalaki, gaganda yung strategy ng church mo, hindi yan ma-fulfill. But, kailangan natin unahin na mayroon ba talagang pananampalataya itong mga tao na to? Ang kaalaman ba talaga nila kay Jesus Christ ay tama? Kasi baka saan-saan sila lang kumukuha ng faith. At ang mahirap doon kung sila ay kumukuha ng kanilang faith or kanilang source of parang power nila sa kanilang sarili. Yun ang pinakamahirap doon. Dapat kumuha tayo ng source of power sa Jesus Christ, which is the author and perfecter of our faith. And we should have love and till we all come to the unity. Parang ganun po. So, I hope na the sermon ay mababalikan pa natin ito. And kasi very important ito na paulit-ulit nating sabihin na you should have the correct source of grace, which is yung Jesus Christ, God, na God ni Abraham, Isaac, and Jacob, the God of Israel, which is Jesus Christ, who is true God na nag-incarnate, and we should really believe on His works and His person, and dapat tayo ay mananalangin talaga na bubuksan tayo ng ating Panginoon. The same time, mag-encourage tayo to evangelize to other person, lalo na sa ating mga kapatid o sa ating mga kamag-anak na hindi pa talaga nakakaunawa, hindi pa nabuksan, at akala nila sila ay mapapunta doon sa langit sa kapamagitan ng kanilang mga gawa. But we have to be very humble in doing that. So in short, we have to set our eyes on the Lord Jesus Christ, the author and perfecter of our faith. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Let us pray. Panginoong Diyos na aming Ama, kami po ay muling nagpapasalamat sa araw na to. I hope, Lord, na ang mga tao po, Lord, ay mabuksan ang kanilang puso at isipan, maintindihan ang aming pananampalataya ay taka-focus lamang kay Jesus, hindi sa mga tao. Ngunit ang mga tao, Lord, ay bigyan mo ng unawa na kung sila'y bibigyan ng spiritual gifts o sa kapanahon ngayon silang ginagamit mo, Lord, kami ay maging humble at may love sa bawat isa. Ngunit kami din po, Lord, ay maging bold sa pagpo-proclaim na yung magandang balita ng kaligtasan, that salvation is through Jesus Christ lamang, Lord. Salamat muli, Lord, at dalangin namin ito, Lord, in Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. God bless po!